pantay na ba ang babae at lalaki sa ngayon? Maganda ko din po sa inyong lahat. Sa akin pong palagay, pantay na ang mga kababaihan at lalakihan sa ngayon. Sapagkat marami na pong career-oriented women. Marami na pong mga kasayahan ng mga babae na napapantayan po ang mga lalaki. Marami na po sa ating mga kababaihan ang nagtatrabaho para pasuportahan ang kanilang mga pamilya na dati po ay mga lalaki lamang pong gumagawa. At katulad po sa politika, marami na rin pong babae ang sumasama, katulad po ng ating Pangulo at ng ilang mga SA dito. So sa tingin ko po, pantay na po talaga ang mga karapatan ng mga babae at kalalakihan. Salamat po. Ano sa palagay mo ang magiging basehan ng iyong pagiging ganap na babae? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang magiging basehan ko po sa para kang magiging isang ganap na babae ay ang pagpapakita mo ng mga tamang asal ng isang tunay na babae na aking natutunan mula sa aking mga magulang, sa aking paaralan, at sa aking simbahan. Ilang po, salamat. Ano ang masasabi mo sa mga kababaihan na pinapasok ang mundo ng mga kalalakihan? Ang masasabi ko lang sa kanila ay kung saan sila masaya, ay doon sila. Masasabi ko sa inyo na ano sa palagay mo ang kahulugan ng tunay na kagandahan? Bago po sagutin ang inyong katanungan, gusto ko po sanang batiin kayong lahat ng magandang gabi. Ang basihan ng kagandahan ay makikita sa panloob at panlabas na kaanyuan. Well, I would probably say that you are beautiful if you are kind, if you are nice, and the beauty comes from within. Sabihin na natin na maganda ang iyong panlabas na kanyuan, pero importante pa rin ang kagandahan ng iyong kalooban. God has given us this beauty to share with other people, and that is very important. That is. Anong katangian mo ang madaling nagugustuhan ng mga tao sa paligid mo? Ang mga katangian ko sa palagay ko'y nagugustuhan ng mga tao sa aking paligid ay nabibilang sa tatlo. Una, nagigipo ako kapag may pakinabang na tao sa komunidad na aking pinagalawa. Pangalawa, nagigipo ako isang mabuti o isang magandang modelo sa institusyon na aking pinag-aaralan. At higit sa lahat, nag-iipo ako isang mabuting anak ng aking mga magulang at mabuting taga-pahingkod sa pag-aaralan. Paano nakakatulong ang mga patimpalak ng kagandahan na kagaya ito sa pagbuo ng iyong pagkatao o personalidad? Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng magandang gabi sa ating mga murado at sa mga magulang na narito. Naniniwala po ako na napakalaking bagay ang pagsali sa patimpalak na tulad nito. Sa bagay dito, naliinam ang aming personalidad, talento, talino at tiwala sa sarili. At higit sa lahat ay upang maging matatag, hindi lamang sa hamon ngayon, kundi sa hamon na darating na bukas. Yun lamang po at maraming salamat. Ano ang katangian na dapat taglayin ng koronahan Binibining Candelaria 2006? Bago ko po sagutin ang inyong magandang katanungan, dahil sa muna kayong batiin ng isang panindig na gabi. Ang dapat ko na taglayin ang isang koronahan Binibining Candelaria 2006 ay una, may takot sa Diyos. Pangalawa, may tiwala sa sarili. Pangatlo, may angking kagandahan na talino. At pang-apat, at higit sa lahat, may pagmamahal sa kanyang bayan. Yun lamang po at maraming salamat. Basihan ba ang kasarihan ng isang tao para masabi kung sino ang higit na nakakalamang?
para po sa amin, hindi na pupuha sa isang, hindi na pupuha